Hi! Welcome or welcome back to this channel. Sa video na ito ay tuturo ko kung paano nga ba ang inyong specific video na may malaking file size ay magiging small size na lang. At bago ko nga simulan itong tutorial ay make sure na naka-like ka na at subscribe ka na sa channel na ito para updated ka sa mga susunod pang tutorials. So, ayun nga, tutorial ito para sa mga laptop and computer users dyan. Additionally, magagamit ito ng mga students na nag-upload ng mga activities nila sa Google Drive, sa Messenger, o sa kahit anong platform. Pwede rin isa kang video editor at malaki yung file size na inedit mo at gusto mong maging small size na lang o maging MB o megabytes. Sobra kasing napapaliit nito ang size ng kahit anong videos natin. So, simulan na natin. 1. Kailangan muna nating i-download yung Handbrake na software sa Google. So, tinype ko lang yun dito and then i-click natin yung first hyperlink. Huwag kang mag-alala kasi hindi aabot ng 1 gig or 1 MB or megabytes yung software na to. 593 bytes lang tong software na to nung dinownload ko. So, after nga mag-load, i-click mo lang to and kung Windows 7, 8.1 and 10 or Windows 10. Kung hindi naman, i-click mo itong other platforms. Diyan, pipili ka. And makita mo nga pala yung download link ng Handbrake sa description. Ilalagay ko na rin. Step number 2, i-click mo lang yung download and hintayin mo matapos. So, para sa akin, ika-cancel ko siya kasi meron na akong software na Handbrake. Pagkatapos na nating i-download yun, pag in-open mo na siya, ganito yung magiging itsura niya. So, mag-drop tayo ng file or folder dito. For example, so, itong number 1, meron siyang 38 MB or megabytes. 38 MB. So, i-open natin siya. Ayan. So, tama lang. Wala tayong babaguhin dito sa summary. Dimensions. Ito rin yun. Anamorphic. Loose. And then, sa filters. Wala akong binabago dito. Sa video, 30. Yun pa rin yung frame rate. Sa encoder level, ginagawa kong auto and encoder profile auto rin. Dito naman, ganun pa rin. Sa audio, ginagawa kong 320 itong bitrate. And sa subtitles, wala rin akong binabago. Pwede rin kayo mag-import dito ng subtitles kung meron kayo. Chapters, wala rin akong binabago. And dito sa browse or save as, pwede niyong baguhin kung saan niyo gusto i-save. Ako gusto ko dito i-save. So, video, save. And after nun ng lahat ng binago natin, make sure niyo yung preset na fast, general, and 1080-30 modified. Ayun pa rin siya. Ito. Ayun. And then, after nun, start encode na natin. Hintayin lang natin yung... So, ayun, queue finished na. So, puntahan natin yung video natin na yun.
Sabi kanina, merong 38 MB. Nung kinonvert na natin and kinompress sa handbrake, naging 18.1 megabytes na. So, ayun. Yun yung isang halimbawa kung paano maging small size yung video natin. So, dito na nagtatapos yung tutorial tungkol sa handbrake. May bago ka ulit natutunan, feel free to suggest an idea na gusto mong matutunan. Salamat at nakaabot ka hanggang dito. Make sure na naka-like and subscribe ka na to this video. Maraming salamat and ciao!